Palacio ay pinauubaya na sa COMELEC na patunayang walang dayaan sa eleksyon. Tiniyak ng Palacio na kayang patunayan ng Commission on Elections na walang nangyaring hokus-pokus sa national and local elections. Ito ay makaraang ilabas ng International Observers Mission o IOM ang kanilang obserbasyon kung saan ay sinabi nilang hindi raw naging patas ang halalan at nagpatuloy pa rin ang talamak na pandaraya sa forma ng vote buying. Sinabi pa rito na nabahira ng kabi-kabilang mga irregularidad, karahasan at red tagging ang eleksyon. Pinalagan ito ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar at sinabing ipinauubayan na nila sa poll body ang mga akbang para alisin ang mga duda at aligasyon sa eleksyon. Sinigundahan ni Andanar ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 11 kung saan ay sinabi nitong walang mga naitalang irregularidad sa botohan. Wika ni Andanar, irespeto na lamang ang naging resulta ng halalan at bigyan ng tsansa ang mga nahalal na kandidato para tuparin ang kanilang mga plataforma. Hihilingin ang kampo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibasura ang mga petisyon na inihain sa Supreme Court na humihiling sa kanyang diskwalipikasyon. Ito matapos bigyan ng 15 araw ng Korte Suprema si Marcos Jr., Commission on Elections sa COMELEC, Senado at Kamara na magkomento sa isang petisyon na humihirit na kansilahin ang Certificate of Candidacy o COC ni Marcos. Ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney Estelito Mendoza, hihilingin nila na ibasura ang petisyon sa mga sandaling maghain sila ng kanilang komento sa Korte Suprema. Anya, itong issue ng disqualification ay nadesisyonan na ng COMELEC Division at ng AmBank, kaya meron ng dalawang ruling na magpapatibay o nagpapatibay sa kwalifikasyon ni Marcos. Iginiti ni Mendoza na walang jurisdiksyon ng Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang ipatigil ang canvassing ng mga boto kay Marcos at ng kanyang proklamasyon. Ang aking payo sa aking kasamaan, unang-una, mag-aral po kayo. Pag-aralan nyo ng gusto bago po kayo tumayo. Test the validity of your pronouncements. At kung hindi tayo mag-aaral, baka mapahiya tayo. Marami ang nagulat sa mensahe ni Trinon sa mga bagong senador ng Pilipinas. Kaya naman ay matapang na sinagot ng incoming senator na si Robin Padilla ang payo ni outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon sa mga bagong senador na katulad niya. Nitong May 19, hinimok ni Drilon ang mga bagong senador katulad ni Robin Padilla na mag-aral muna upang hindi sila mapahiya kapag sila na ang kikwestiyonin ng mga kapwa nila kasamahan sa Senado. Ang aking payo sa aking mga kasamahan, unang-una, mag-aral po kayo. Pag-aralan nyo ng gusto bago kayo tumayo sa plenaryo. Dahil syempre, pagtayo mo sa plenaryo, magtatanong ang mga kasamahan nyo and will test the validity of your pronouncements. At kung di ka mag-aaral, baka mapahiya tayo, ani Drilon. Ayon kay Drilon ay mas madami na ngayon ang nakatingin sa mga senador, lalo na't mayroon ng social media. Nagbigay naman ng tugon si Padilla at sinabi na hindi siya natatakot na mapahiya upang ipaglaban ang kanyang isusulong na advokasya sa Senado. Manong Senador Franklin Drilon, mawalang galang po sa inyo. Hindi po ako natatakot mapahiya. Wala pong nakakahiya sa pakikipaglaban hanggang sa huling hininga, ani Padilla. Sinabi din ito na hindi niya susundin ang ilang tradisyon sa Senado kung ang magiging kapalit nito ay ang pananahimik niya. Susundin ko po lahat ang patakaran ng Senado, kaya po ako nag-aaral, pero hindi nang manahimik dahil ako'y ipapahaya ng tradisyon. Buong buhay ko ako'y ipinahaya na, ngunit ito pa rin ako nakantindig pa rin, hawak ang bandila ng Pilipinas, wika pa ng susunod na senador. Nag-aral na ako. Tinawagan ko na yung mga eksperto sa batas. Kasi hindi ito biruan na. Totohanan na to. Ayaw natin na pagdating doon, tulala ka lang doon. Hindi po. Kailangan sa unang araw nang tayo po ay maupo doon,
inilalatag na po natin kung ano yung ibinoto nitong masasabi natin na mahigit pa sa 26 million. May reaksyon naman ang mga netizens sa usapin na ito, lalo na kay Drilon. Tama yun, Senator Drilon, ikaw lang din na tamaan sa mga sinasabi mo. Kaya iwasan mo na mag-catnapping habang may sesyon sa loob ng Senate. Kaya malaking tulong talaga ang social media kasi nakikita at nalalaman kung sino yung laging tulog sa Senado. May pag-asa pa ba dun sa disqualification na hinain ng mga nangangarap pang makaupo ang kanilang pingklawan sa Malacañang? Well, unang-una po, let me say this. Tapos na po ang eleksyon. Napakahirap po para sa ating Korte Suprema na baliwalain ang 31 million votes na nakuha ni Apo Bongbong. Gaya ng sinasabi ko po nung mga una kong mga uncensored spokes, this is a political question. Ang ibig sabihin, ang issue kung sino manunungkulan bilang isang presidente ay isang issue na dapat taong bayan lamang ang sumagot. Hindi po pwede at hindi dapat sagutin yan ng mga tao sa Korte Suprema na walang mandato sa taong bayan dahil lahat naman po sila ay appointed, no? So dyan po nagsisimula at nag-e-end ang jurisdiction ng Korte Suprema. Dahil sila ay walang mandato galing sa taong bayan, yung mga issue gaya ng sino maglilingkod sa taong bayan, ang sumasagot po dyan, taong bayan, at hindi po ang Korte Suprema. Now, ang paningin ko po dyan, kahit ano pang legal merits meron ng disqualification, hindi na po yan titignan ng Korte Suprema dahil hindi nyo po pwedeng baliwalain yung 31 million na nagdesisyon na nais nilang manirbihan bilang presidente si Apo Bongbong. Ang aking advice ay sa mga pingklawan, sa lahat ng ayaw kay Apo Bongbong, move on na po tayo kasi nagsalita na po yung mayorya. 31 million naman po yan as against 14 million. Ano pa bang reklamo ninyo? Eh, malinaw naman po. Walang nagsasabi na midayaan. Ako, natalo rin ako sa eleksyon pero tinanggap na natin and we're moving on. Alam niyo po, dahil ako ay meron ding personal na karanasan, mahirap po talaga yung matalo. Napakasakit, napakahirap tanggapin. Pero you have to accept it kasi the voice of the people is the voice of God. So move on na po ang aking advice sa inyo. Hindi na po mababago ang kasaysayan. Magsisilbi po bilang presidente, 17th president, kung hindi ako magkakamali, si Apo Bongbong, dahil an overwhelming majority, hindi po plurality ha, dati-rati plurality lang ang desisyon ng taong bayan, yung pinakamaraming boto lang. Ngayon po, mayorya ang nagsabi na si Apo Bongbong na talaga ang dapat umupong presidente. Pero sabihin natin, by some stroke of luck, ito po ah, kung meron lang talagang pangyayari na mapagbigyan ang disqualification na sa tingin ko po ah, hindi mangyayari ah. Ulitin ko po, hindi mangyayari dahil hindi po yan paghihimasukan ng Korte Suprema. This being a political question kung sino dapat mamuno. Pero kung may possibility na madikyo siya, ano mangyayari? Well, depende po yan. Kung ang desisyon ng Korte Suprema is before or after proclamation. Kung before proclamation, ang possibility number one, yung second na pinakamaraming boto before proclamation ang mapoproclaim. Pero malabo na po yan kasi dalawang o tatlong linggo na lang mapoproclaim na si Apo Bongbong. At sa tingin ko, matagal ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po yan magbibigay ng TRO. Bakit? Eh paano kayo magbibigay ng TRO? Eh boses ng mayoryang Pilipino yung 31 million na yan. Hindi po yan po pwedeng maging subject ng TRO. Pero after proclamation, kung ma-DQ, ang sasaksid po yung Vice President, edi Inday Sara Duterte rin ang sasaksid dyan. No? So tingin ko po yung unang pinag-aasahan o inaasahan ng mga pingklawan na before proclamation ay po pwede bang umupo si Lenny? Come on. Anong klaseng presidency yan na alam natin na mas kaunti pa sa kalahating nakuha? Bakit siya maninilbihan? Wala pong moral authority mag-lead kung walang majority vote. Huwag yun na pagpilitan yan because that would be dictatorship kapag nagkatotoo na uupo ang number 2. Bakit dictatorship? Kasi walang mandato galing sa taong bayan. Eh akala ko ba ang pinaglalaban nila, demokrasya, laban sa dictatorship? Eh bakit ang gusto nila, dictatorship ang mag-succeed dahil yan naman talaga ang dahilan kung bakit sila nagpapadisqualify. No? Pero malabo po talaga yan. Yan po'y suntok sa buwan. Hindi lang suntok sa buwan. Baka suntok po yan sa planet Mars.
malayo-malayo po yung mangyari yan na babaliwalain ng hukuman ang boses ng taong bayan. Okay?